Magandang araw! Ikinagagalak namin kayong makasama sa Save the Children Bahay Aralan. Dala namin ang masasayang laro at gawain upang tulungan kayong masuportahan ang pag-unlad ng inyong mga anak. Ngayong nananatiling sarado ang mga paaralan upang tayo ay maprotektahan laban sa COVID-19, kailangan siguraduhin ang pag-unlad ng mga bata ay magpatuloy sa bahay. Sa panahong ito, sila ay dapat ligtas, malusog ang katawan, naiintindihan ang nararamdaman at nalilinang ang mga kakayahan habang nasa bahay. Mga magulang at tagapag-alaga, tayo ay may gampanin na suportahan ang mga bata sa kanilang pag-unlad. Para sa mga batang edad 6 hanggang 9, ang mga sesyon ng Save the Children Reading Camp at Home ay tutulong sa paglinang ng kakayahan sa pagbasa at sa socio-emotional na pag-unlad ng mga bata. Sa bawat linggo ay makikinig tayo sa isang kwentong pambata na susundan ng iba't ibang gawain at mga laro. Mahalagang magbigay ng oras sa pagbabasa para ang bata ay matuto ng iba't ibang salita, lumawak ang kanilang imahinasyon at magkaroon ng mas marami pang pagkakataong matuto ng iba't ibang bagay. Tara, tawagin ang mga bata para makinig sa mga kwento at sumali sa iba't ibang gawain ng Reading Camp at Home! Noong isang araw ay nagbasa tayo ng librong pinamagatang Just Add Dirt. Naaalala pa ba ninyo ang mga nangyari sa ating kwento? Ngayon naman ay may gagawin tayo upang mas maintindihan pa natin ang ating kwento at upang makatulong sa pag-aaral nating magbasa. Maghanda ng papel, panulat gaya ng lapis o ballpen, o kaya ay mga pangkulay. Handa na ba kayo? Maraming paraan ng pangangalaga sa sarili at ang araw-araw na pagligo ay isa lamang sa mga ito. Mahalaga na malaman ng mga bata na gaya ni Miguel ang iba pang maaari nilang gawin upang maging malakas at malusog. Sa gawain natin ngayong araw, tayo ay gagawa ng isang poster tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan at sa kalusugan. I-drawing ang sarili sa gitna ng papel. Mag-isip tayo ng mga paraan kung paano natin pwedeng alagaan ang ating sarili. Isulat o i-drawing ang mga paraang naisip sa paligid ng unang drawing. Para sa mga batang nasa ikatlong baitang, magsulat naman tayo ng mga kumpletong pangungusap. Paano natin aalagaan ang ating mga sarili? Bakit importante na ugaliin ang kalinisan sa katawan? Maaari itong ikwento kila nanay at tatay o ate at kuya. Para kila nanay at tatay, kung ang inyong anak ay nahihirapang sumulat, pwede itong gawing laro o gawin kasabay ng ibang mga gawaing bahay. Isali ang inyong mga anak sa pagluluto. Tanungin sila kung ano ang naiisip nilang mga masusustansyang pagkain. Bakit mahalagang kumain ng ganitong klaseng pagkain? Ipakita sa kanila kung ano ang mga dapat gawin bago magluto at bago kumain. Dapat ay maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon. Pagkatapos kumain ay siguraduhin malinis ang pinagkainan. Ito ay mga halimbawa lamang kung paano gagawing parte ng pang-araw-araw na gawain ang pagkatuto ng mga bata.
Sana ay nagustuhan ninyo ang mga gawain natin ngayong araw sa bahay-aralan. Gamit ang Reading Camp at Home. Kung gusto ninyong iparating sa Save the Children ang naging karanasan sa sesyon na ito, i-text ang bahay-aralan, space, inyong pangalan, space, edad ng anak, space, inyong mensahe at isend sa 225-6677. O kaya'y sumali sa bahay-aralan edad 6 to 9 group sa Save the Children Philippines Facebook page. Tandaan, ligtas, may suporta at umuunlad ang bata sa kanyang bahay-aralan. Virus, layo-layo, hindi ka dapat nandito. Bata ay dapat malusog, virus, layo-layo. COVID-19, layo-layo, hindi ka dapat nandito. Mga bata ay dapat malusog, virus.